guys, ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang tungkol sa squash pollination. Siguro po, isa rin kayo sa nagtatanim ng kalabasa o gustong magtanim ng kalabasa. Papaano nga ba magpabunga ng kalabasa? Karaniwan po kasi, minsan pag nagtatanim tayo, ang lagu-lagu ng kalabasa, pero walang bunga, nalalaglag po sila. So, ano po kaya ang dahilan? Ayan, bisitahin po natin yung isang kalabasa natin dito na may mga bulaklak na at meron ng buko ng kalabasa. Napaka-importante po na pag nagtatanim tayo ng kalabasa, binibisita natin sila kapag malapit na silang mamunga. Kagaya po nito, napakaliit pa lang niya, wala pa siyang isang dipa. Pero kung titignan po natin, meron na siyang mga bulaklak. Ano po? So kasunod po niyan, magkakaroon na siya ng bunga o yung buko na may kasamang bulaklak. Ito naman po, isa sa mga tanim natin dito sa garden ay itong kalabasa na to. Hybrid po siya. Napakaikli pa niya, wala pa siyang isang dipa. Pero meron na po siyang mga bulaklak. Ayan, kahapon may isang bulaklak na bumuka. Kung papansinin niyo po, mula dito sa pinakapuno niya, meron siyang mga bulaklak. At ngayong umaga, meron tayong isang nakuhang lalaking bulaklak. Ayan, lahat po ng dahon niya ay may mga bulaklak, ano po, hanggang sa makarating dito sa may bandang dulo, hanggang sa may isang sumibol dito na buko ng kalabasa. Ayan, malapit na po sa pinakadulo. Napakaikli pa lang po niya, pero namumunga na siya. So, ano ang dapat nating gawin para matuloy yung kanyang bunga? Napaka-importante po sa kalabasa na yung unang bunga ay masubaybayan natin at ma-pollinate. Actually, ang pollination po, yan ay trabaho ng mga bubuyog. Pero sa ngayon po, bibihira na yung nakikita natin na lumilipad-lipad na mga bubuyog. So, tayo po yung gagawa ng pollination. Ito po yung tinatawag na lalaking bulaklak ng kalabasa. Yung wala po siyang kasamang bunga. At ito naman po yung tinatawag na babaeng bulaklak na kalabasa, yung meron siyang kasamang bunga. So ang gagawin lang po natin, kukunin natin itong nasa gitna ng bulaklak ng kalabasa, ipapahid po natin yan dito sa nasa loob din ng babaeng kalabasa. Ayan, ipapahid po natin yan dyan. Kung paano po yun gawin, madali lang. Ito po yung bulaklak. Tatanggalin po natin yan. Yan. Tapos, ito po yung ating ipapahid dito sa bulaklak na babae. Ayan. Igaganon lang po natin. Ayan. Tapos, pagkatapos po natin na ipahid yung bulaklak na babae, tatakpan po natin itong tinanggalan natin lang pampinahid natin. Ayan, ganyan. Para po sa ganon, hindi siya pasukin ng mga hayop at kainin yung bunga ng ating kalabasa. So, ganyan lang po kasimple yung pagpo-pollinate ng kalabasa para matuloy po yung kanyang bunga. Napaka-importante po na yung unang bunga ng ating kalabasa ay ating ma-pollinate para yung mga susunod po na bunga ay hindi masira. Mahalaga din po na kung meron tayong makitang mga buko sa hapon, kinaumagahan, bubuka na siya. So, maaga po tayong pumunta sa ating taniman at mag-pollinate. Kasi ang mga bulaklak po ng kalabasa kapag medyo naarawan na, madali po siyang magkaroon ng uod kagaya po nito. Ayan, kung papansinin nyo po, ito, alas 8 pa lang ng umaga, pero meron na siyang uod. Ayun o, gumagapang na siya. Ayan, ito po yung uod. Ayan, madali pong uurin yung mga lalaking bulaklak ng kalabasa. So, pag ganyan na po, pag inilagay natin yan doon sa buko ng ating mga kalabasa, pwedeng mamatay yung ating buko ng kalabasa. So, para hindi po natin
masira yung ating buko ng kalabasa, maaga po tayong magpo-pollinate para wala pa siyang uod. Yan, kagaya po nito, napakabata pa niya pero meron na siyang mga bulaklak. Yan, namumulaklak na po siya. So, pagdating po dito sa itaas, makita natin, meron na po siyang nakaabang na maliit na buko. Ayan, at dito sa ibaba, makikita natin, sunod-sunod yung mga bulaklak niya. So, meron pong isa dyan na kapag bumuka na po yung bulaklak dito ng kalabasa sa itaas na merong bunga, merong isa na makakasabay yan dun sa mga bulaklak na lalaki dito sa ibaba. So yun po, kailangan bantayan natin yung pamumulaklak ng unang-unang buko ng ating kalabasa. Napaka-importante po niyan, huwag po nating kakalimutan. Ito po, napaka-iikli lang po ng mga kalabasa na to. Ano po, pinaakyat natin siyang ganyan. Pagdating po dito, wala pa siyang isang dipa, namunga na po siya. Inabangan natin yung unang-unang bunga, nilagyan natin ng lalaking bulaklak, yung babaeng bulaklak, pinahiran natin. So, na-pollinate siya. Ngayon, iyan na po yung kanyang bunga. Ayan. So, hindi po sayang yung ating effort na magtanim ng kalabasa. Kasi makikita po natin yung, pag nakikita natin yung mga bunga, lalo na yung mga unang bunga, so sobra po tayong nasasayahan. Kung paakyat po yung ating mga kalabasa, kagaya nito, pwede po tayong gumawa ng balag, ano po, para doon sa itaas, mas makapagpabunga pa tayo ng maraming kalabasa. Pag summer season naman po, yung iba, pinahayaan lang nila na gumapang ito sa lupa kasi habang gumagapang sa lupa yung mga kalabasa, naguugat po yung mga sanga niya, nakakabit sa lupa. So, nakakasipsip pa siya ng ibang mga bitamina na nakakatulong para mas magbigay ng maraming bunga yung ating mga kalabasa. So, yun lang po yung isang tip na maibibigay namin sa inyo para makapagpabunga po tayo ng kalabasa. Abangan po natin yung kauna-unahang bunga. Mahalaga po na yun ay ating ma-pollinate. So, ganun lang po yung paraan. Napakadali lang yung lalaking bulaklak. Nakasabay po ng pagbuka ng babaeng bulaklak. Kukunin po natin yung nasa gitna ng bulaklak. Ipapahid po natin doon sa nasa gitna din ng babaeng bulaklak. So, sana po kung meron kayong natutuhan ngayong umaga sa ating ibinigay na tips, may kinalaman sa squash pollination, huwag po sana nating kalimutan na mag-like, at kung meron po kayong iba pang mga comment, pwede po kayong mag-comment. Mga suggestion na gusto nyo pong pag-usapan sa ating channel, pwede po kayong mag-comment. At kung nagustuhan nyo po yung ating mga tips na ibinibigay sa pagtatanim sa ating backyard garden, sana po mag-subscribe kayo, tulungan nyo po kami sa aming channel. Maraming salamat po!